ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Dalhin mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na ang nangangailangan ng iyong awa. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium, ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ipanalangin mo kaming reyna ng kasantos-santusang rosaryo, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesu Kristo. Manalangin tayo. O Diyos, na ang kaisa-isa mong anak sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay na mag-uli, ay ipinagtamo sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo, isinasamo namin na sa pagninilay-nilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng pinagpalang Birheng Maria, matularan namin ang kanilang nilalaman at makamtan namin ang kanilang ipinangangako alang-alang kay Kristo ng aming Panginoon. Amen. Amen. Manalangin tayo para sa intensyon ng Santo Papa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. San Francisco at Santa Clara ng Assis, ipanalangin niyo kami. San Pio ng Pietrelcina, ipanalangin mo kami. San Lorenzo ng Brindisi, ipanalangin mo kami. Beato Jose Maria ng Maynila at mga kasamang martir, ipanalangin niyo kami. Inang sakdalinis kami ay hingi sa Diyos ama namin awang minimiti. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Payang tinubuhay, ipinagdarasal at kapayapan nitong sanibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay di karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan, ang dakila naming karangalang ito. Nagkasala kami sa aming mga kapatid, nagkasala kami sa iyo, mahabaging Ama. Patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Panalangin sa Nobena. Mahal na Ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan na mga ito ay parang hindi na namin kayang pasanin, pinakamamahal na ina, pahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin. At tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makakabuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina,
Habang kami ay nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan na ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila, tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila, samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon, mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina. Tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng mga sugat na mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y nang-aapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na Ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming Ama sa Langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit na huwang bikisin ang sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalinawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwaran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at urugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang ang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ang aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazareth. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa nang sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating mahal na ina ng laging saklolo. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santang Birhen na ipinaglihing walang kasalanan, ipanalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang mapuno kami sa Espiritu Santo at maging magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang katulad mo ay unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang kami maging mapagpaumanhin at mapagpakumbaba katulad ng iyong anak na si Jesus. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng kumpisal. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos at sa Eukaristiya. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing ina, tulungan mo kami.
upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing inatulungan mo kami. Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing inatulungan mo kami. Upang maunawaan namin na ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makapipinsala sa iba. Masintahing inatulungan mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing inatulungan mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing inatulungan mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing inatulungan mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa Francisco, ng ating obispo na si Reynaldo, lahat at ng lahat ng obispo at buong kaparian. Masintahing inatulungan mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso. Masintahing inatulungan mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing inatulungan mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing inatulungan mo kami. Upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing inatulungan mo kami. Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Masintahing inatulungan mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing inatulungan mo kami. Upang sa kamatayan ay maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing inatulungan mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ang aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing inatulungan mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing inatulungan mo kami. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming mga pangangailangan. Amen. Pagtatalaga ng sarili sa ating ina ng laging saklolo. Kalinis-linis ang Birheng Maria, Ina ng Diyos at Ina ng Santa Iglesia, ikaw ay amin ding ina na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong kalinis-linis ang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binyagan. Itinatalaga namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming mga sarili kundi para kay Kristong iyong anak at upang siya ay aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pagtatalaga na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinangangako namin na ang aming buhay ay itutulad namin sa iyo, ikaw na pinakaganap na Kristiyano, upang matapos naming maitalaga sa iyo ang aming sarili sa buhay at kamatayan, ay makapiling nawa kami ng iyong anak magpakailanman. Amen. Pagpapasalamat. Panginoong Jesus, na nasa banal na Eukaristiya, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagka-Diyos ay sumaiyo at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo,
pinapasalamatan namin ang Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway pagpagnasin namin ang mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapan sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Hari nawa ang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa tulong niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnunubina sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang madagdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siyang walang hanggan. Ang karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapasa ka banal-banalang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit, lalo na. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Panalangin para sa banal na bokasyon. Panginoon, pagkalooban mo ng iyong magiliw na pagtawag ang maraming mga kabataan na may magagandang kalooban upang lalong magningas ang kanilang pagnanasang mamuhay ng alinsunod sa Ebanghelyo. Naway tularan nila si Maria at iukol ang kanilang sarili sa paglilingkod sa Santa Iglesia at sa mga taong lubhang nangangailangan ng tulong at kawang gawa. Hinihiling namin ito sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo ang aming manunubos at ni Maria ang aming ina ng laging saklolo. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui. Genitori, genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus coque, siret benedictio, procedenti ab otroque comparsit laudatio. Amen. Binigyan mo sila ng tinapay buhat sa langit na naglalaman sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. Manalangin tayo. O Diyos, iniwanan mo sa kahangahangang sakramentong ito
ang alaala ng iyong hirap at sakit. Sambahinawa namin ang banal na misteryo ng iyong katawan at dugo upang lagi naming madama ang mga bunga ng iyong pagtubos sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghahari, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang Diyos, purihin ang Kanyang santong ngalan, purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, purihin ang ngalan ni Jesus, purihin ang Kanyang kamahal-mahalang puso, purihin ang Kanyang kamahal-mahalang dugo, purihin si Jesus sa Santisimo Sakramento sa altar, purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw, purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Maria Santisima, purihin ang Kanyang santa at di narungisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, Kanyang kalinisinisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at sa Kanyang mga santo. O sakramentum mahal na sa langit buhay, ang puri ng kinapal, iyong iyo lahat. Sakramento mahal na sa langit buhay, ang puri ng kinapal, iyong iyo lahat, iyong iyo lahat. O sakramento mahal na sa langit buhat, ang puri ng kinapal, iyong iyo lahat.
Magsiluhod po ang lahat at ating dasalin ang Oratio Imperata. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kaming may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa pag ng Panginoon, buong bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ating sinisimulan ang tinatawag na Season of Creation, sa araw ng pananalangin para sa sanglilikha ngayong araw na ito. At ito'y matatapos, ang kahuli-huliang araw ng Season of Creation ay sa kapistahan ni San Francisco ng Assis, ang patron ng ekolohiya. Ipinapaalala sa atin sa pamamagitan ng panahong ito na nakatalaga para sa sanilikha, sa creation, na ang ating kinakailangang gawin na pangangalaga sa creation o sa sanilikha na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Nawa makatugon tayo sa panahong ito
sa pamamagitan ng pangangalaga sa sanglilikha. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kaloob at kalooban manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapadatili mong lubos sa iyong pagsusubaybay sa amin at pagkupko. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mula kay Pablo, Apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo. Sa mga taga-Kolosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo tuwing ipananalangin namin kayo, sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos, dahil sa pag-asang kakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyo roon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito nang ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita, ay ipangaral sa inyo. Ito'y lumaganap sa buong sanlibutan at nagdadala ng pagpapala tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig ninyo at maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutuhan ninyo ito kay Epaphras, tapat na lingkod ni Kristo, mahal na kamanggagawa namin at kinatawan sa inyo. Sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Kahoy na ulibo sa tabi ng templo, ang aking katulad, nagtiwala ako sa pag-ibig ng Diyos na di kumukupas. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Di ako titigil ng pasasalamat sa iyong ginawa. Ang kabutihan mo'y ipahahayag ko kasama ng madla. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Aleluya, aleluya. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukha'y magturo, magpalaya sa bilanggo. Aleluya, aleluya.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at mawala at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis sapagkat sinabi niya, "Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin." At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kapayapaan at lahat ng kabutihan sa inyong lahat, mga kapatid. Kapansin-pansin dito sa ating ebanghelyo na ating naipahayag, nadubulog si Simon Pedro sa ating Panginoong Hesukristo kasama ng kanyang mga kasama o mga ibang alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Nang malaman nila na mataas ang lagnat ng biyanan ni Simon, makikita natin dito yung antas o lalim ng pakikipag-ugnayan unang-una na ni Simon Pedro sa kanyang biyanan. Kung tutuusin sa mga panahong ito, parang medyo unusual o di pangkaraniwan. Kasi usually o kadalasan, makikita natin na parang hindi naman lahat ano, pero parang may hiduwaan, kumbaga, kadalasan, o yun yung tinatawag na parang tipo ng relasyon ng biyanan at ng kanyang son-in-law. Pero sa pagkakataong ito, makikita na si Simon Pedro ay mayroong malalim o mayroong magandang kaugnayan sa kanyang biyanan. At kaya nga, hiniling niya sa ating Panginoong Hesukristo na pagalingin ang kanyang biyanan. Pero lalo't higit pa, nakapansin-pansin, higit do sa relasyon ni Simon Pedro sa kanyang biyanan, ang relasyon ni Simon Pedro sa ating Panginoon. Dumulog si Simon Pedro sa ating Panginoon at hindi nag-atubili ang ating Panginoon na pagalingin ang biyanan ni Simon Pedro. Dito makikita natin, kumbaga, kung titingnan natin sa mga mata ng pananampalataya, yung pamamagitan ni Simon Pedro sa pangangailangan ng mga taong malapit sa kanya. Sa pagkakataong ito,
ang kanyang biyanan. Sa pagkakataon ngayon, makikita natin sa ating pananampalataya yung pamamagitan din naman ni Simon Pedro sa ating Panginoon. Sinasabi na si Simon Pedro ang vicar of Christ nung panahong iyon, ang unang Santo Papa. At makikita natin, no, kung gaano, kung ating palalarimin, kung gaano katindi ang pakikipag-ugnayan ni Simon Pedro sa ating Panginoon. Dahil pinakinggan ng ating Panginoon, no, yung kanyang hiling, yung hiling ni Simon Pedro sa kanya. Yun yung isa sa mga punto na maari nating, no, pagnilayan yung pagiging tagapamagitan, kumbaga, ni Simon Pedro sa ating Panginoon. Na sa pamamagitan ng panalangin din naman ni Simon Pedro, ni San Pedro, didinggin ito ng ating Panginoon. Ikalawa, nang pinagaling ng ating Panginoon ang biyanan ni Simon, ito'y naglingkod. Agaran, naglingkod agad ang kanyang biyanan. At doon nakikita yung pasasalamat, kumbaga, ng biyanan ni Simon Pedro sa ating Panginoon. Nagpasalamat siya sa ating Panginoon sa kanyang pagpapagaling sa pamamagitan ng paglilingkod niya sa ating Panginoon. At hindi lang nagtapos iyon doon, dahil makikita yung epekto ng pasasalamat ng biyanan sa ating Panginoon nang nagkaroon ng lakas ang ating Panginoon na magpagaling pa sa iba. Sinasabi sa atin dito na yung kahit na maliit na kabutihan na ating ginagawa, malayo ang nararating. Maliit na kabutihan na ginawa ni Simon Pedro para doon sa kanyang biyanan, napagaling ito. At ang napagaling ito, naglingkod sa ating Panginoon. At ang naglingkod sa ating Panginoon ang biyanan, nakapagpapagaling pa, nagkaroon pa ng lakas ang ating Panginoon o enerhiya ang ating Panginoon para magpagaling pa sa iba. Napakaliit na kabutihan ang ginawa. Ngunit napakalawak ang narating sa kabutihang ginawang iyon. Sinimulan sa maliit na butil ng kabutihan at umagos hanggang sa napakarami ang nakinabang sa kabutihang iyon. Sa panahong ito, napakahirap minsan, diba? Pagtitingnan natin yung ating paligid, ang dami-daming nangyayari. Minsan, nakapanghihinawa. Minsan, iniisip natin, magtatagumpay ba itong mga ito, itong mga kasamaang nangyayari sa paligid? Ganto na lang ba? Iinog na lang ba palagi ang kasamaan? Wala na bang katapusan ito? Pero sinasabi sa atin, ng ating ebanghelyo ngayon, ng ating pagbasa, yung unang pagbasa rin, sinasabi iyon, yung pananampalataya na may gawa, na huwag manghihinawa at patuloy na gumawa ng mabuti. Isa lang naman talaga makatatalo sa kasamaan. Hindi ito matatalo ng isa pang kasamaang gawain.
ang kasamaan, magagapi, katulad ng ginawa ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kabutihan. Kahit maliit lang, tingnan natin dito sa ating ebanghelyo, di ba? Doon sa mga inaalihan ng demonyo, napalayas ang demonyo ng ating Panginoon. Pero nagsimula yun sa butil ng kabutihan. Mapapalayas ang kasamaan kung hindi manghihinawa na gumawa ng kabutihan. Ngayon ng panahong ito, sinisimula natin yung tinatawag na season of creation. Hinahamon tayo sa ating pangangalaga sa sangkalikasan. Sinabi nga, di ba? Code red na ang mundo sa sobra-sobrang ginagawa ng tao, kalapastanganan, no? Sa sanglilikha. Paano natin pipigilan iyon? Gumawa ng mga maliliit na kabutihan para sa ating sanglilikha, para sa ekolohiya. Yung mga maliliit lang na bagay na makatutulong kung pagsasama-samahin. Nagsisimula palagi sa maliit. Huwag gumamit ng plastic. Iayos ang ating basura, i-segregate, mag-recycle. Huwag bili ng kung ano. Sinasabi nga ng ating Santo Papa. Tapos itatapon din naman na walang pasubali. Maliliit na kabutihan na makakagapi at makatatalo sa kasamaan. Umpisa natin, mga kapatid. Kahit ang wari, ang pakiramdam natin, tayo natatalo. Hinding-hindi matatalo ang mabuti. Hinding-hindi magtatagumpay ang masama. Dapat simulan natin gumawa ng maliliit na bagay na mabuti. Simulan natin sa ating sarili. Katulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng lahat ng may sakit o sinasapian ng demonyo, dalhin natin sa ating makalangit na Ama ang lahat ng mga taong puspos ng paghihirap, pagkalumbay at nangangailangan ng magpapagaling na pagmamahal. Sa bawat panalangin ating sasabihin, Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang simbahan, naway mapalaya ang mga tao sa anumang hadlang upang maipahayag ang ebanghelyo sa mga lalaki at babae sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang nagugutom sa daigdig, lalo na ang mga hindi makatarungang pinagkaitan ng pagkain, damit o kalayaan, naway busugin ng Panginoon ng pag-asa at kalakasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang mga nagdurusa sa pag-aalala at pagkabahala, naway makatagpo kay Kristo ng sandigan bilang daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami.
ang mga nagdurusa dahil sa pagkakasakit at may mabigat na pasanin sa buhay. Naway makita ang higit na kahulugan ng kanilang buhay sa pagsubok na kanilang kinakaharap. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang mga yumao at nagdadalamhati, naway magkaroon ng pag-asa sa muling pagkabuhay ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating sambitin ang ating mga pansariling kahilingan. Alalahanin din natin yung mga taong humihiling sa ating mga panalangin, yung mga may sakit, na pagalingin sila ng ating Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Makapangyarihang Ama, bantayan mo ang iyong pamilya, iligtas at arugain kami sapagkat nasa iyo ang lahat ng aming pag-asa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos, amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob narito ang aming maya-alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob narito ang aming maya-alay, mula sa katasang ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito, para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikhamot, pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang usang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya,
pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lugar at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na tubo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Reynaldo naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang Birhen ng Lourdes. Kaysa ni San Jose, na kanyang kalinis ni isang esposo. Kaysa ng mga apostol at ni San Francisco ng Asis, ni Santa Clara ng Asis, ni Beato Jose Maria de Manila at ng kanyang kasamang mga martir. At ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, paipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tabubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan ng araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalainawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayo na't ipahayag kanyang pagkalingat habang isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.